Okay, so magandang hapon. Magandang hapon sa lahat na viewers natin dyan sa Boss Social Group Philippines and sa mga Boss fans, Boss friends natin dyan. So, welcome again sa ating 3 PM habit. So, yung topic natin ngayon ay Rotary Hammer. So, ito yung GBH 2-23 RAA, so or 2-23 RIA. Okay, so ganun pa rin, how to disassemble at saka assemble at saka kung ano yung mga dapat i-maintenance. So ituturo natin sa inyo ulit. Okay, so kung may viewers na tayo dyan, sige, likes or comments para sagutin na lang natin yan mamaya after ng session natin, no? So, ngayon, nasa alas 3 na. Pwede na tayo mag-umpisa. Then, shout out sa lahat na viewers, shout out sa lahat na Boss User Group, BUGP. And, shout out din sa buong team, Boss Philippines Power Tools. Then, shout out din sa mga kasama ko. So, nandiyan po yung boss natin, si Boss William Go. Siya po yung admin natin sa Boss User Group natin. Then, shout out din sa boss namin mismo sa QM. So, Key User Management kay Boss Golden. Shout out din sa mga basta-basta sa lahat ng mga kasama namin. Shout out dyan. Okay, so, umpisa na po natin. So, yun nga po, topic natin for today is ito yung GBH 2-23 RIA or RAA. Okay? So, of course, bago tayo mag-umpisa, so, pwede natin i-testing. Okay? So, testing po muna natin kung siguradong umaandar para alam natin. Then, siguraduhin natin na napagbalik natin mamaya, gumagana pa rin siya, di ba? Umaandar pa rin siya. So, yan, nakasaksak na po yan. So, testing na po natin, paanda rin, no? Okay, so, umaandar po siya with hammer. Ito po yung walang hammer. Okay? So, yan po. So, mayroon po siyang forward, okay, reverse. Okay, ito po yung selector sa forward reverse. Okay, so, yan, reverse. At para makita nyo po, lagyan po natin ng talim, no? Okay. Okay. So, yan po. Sana makita nyo po yung talim. Okay. So, yan po, forward. Reverse. Okay, so yan po yung reverse. Then, dalawang mode po siya, no? Dalawang mode. So, mayroon po siyang dalawang mode. So, mayroong rotary. Meron po rotary with chipping. Okay? So, yan po yan. Then, yung switch niya po, electronic switch na rin po yan. So, pwede nyo po i-trigger ng dandahan para dandahan na po yung ikot niya. Then, palakas ng palakas para dinudiin nyo yung switch. Okay? Then, mayroon din po siyang lock. No? Ito. So, ito yung lock ng switch. So, i-on mo. I-lock. Tanggal na yung lock. Okay? So, yun po. Kung napansin nyo po, parang barrel siya. Mayroon siyang magasin. So, ito po ay hindi magasin, kundi dust collector. Okay? So, pag halimbawa, nagbutas po tayo, dito po pupunta yung mga dust na binubutas natin dahil dito sa pinakadulo niya, mayroon pong rubber. So, same time, babacumin ng fan, papasok sa reservoir natin, okay? Sa stakan natin ng dust, okay? So, kung napansin nyo po, bakit may dust collector, so ito po yung pwede po natin gamitin sa loob ng bahay natin, loob ng kwarto, mga ganun po. Sa kung may bubutasan po tayo, kung may kailangan po tayong gawin, so lagyan na po natin ng dust collector. So, tanggalin ko po muna yung nakasaksak, okay? Para safe po tayo. So, next ay
Pakita ko po sa inyo kung paano yung operation ng dust collector, okay? So, paggamit, no? Paggamit. So, ito pong trigger na to, kabilaan po yan, meron din po sa kabila. So, kahit saan ka po mag-push, kaliwat kanan, pwede nyo po tanggalin, okay? So, nakasalpak lang po, pwede rin po dito mag-pindot tapos hugot, di ba? So, yun po. Okay? So, simple-simple lang po ikabit at saka tanggalin. So, lagyan po natin ng talim. Okay? So, halimbawa po, magbubutas na po tayo. Eh, kung napansin nyo po, walang lumalabas na talim, di ba? So, pagdiin nyo po ng dust collector natin, kusa po siyang lumalabas. So, palalim ng palalim, yan po yung dip niya. Yan po yung pinakalalim niya, okay? So, kung napansin nyo po. Then, pwede po tayo mag-adjust dito sa pula. Pindutin na po natin itong knob na pula. Adjust po natin. Okay? So, pwede pong ganyan na siya steady. Of course, mas maganda po yung nakalapit pa dito sa talim. So, halimbawa, ganyan. Okay? So, ayan. Konti-konti lang po yung naka-usli. Konti-konti lang po. Yan. Okay? Kasi po, siyempre, paggamit natin, once na i-diin na po natin sa pader yan, so, lapat na kaagad. Okay? So, safe naman po ha. Tinanggal ko na sa kuryente. So, halimbawa po, ito, pader to. So, paglapat nyo po sa pader na ganyan, yan, pagdiin nyo po, umaandar na po, kusa po siyang bumabaon. Okay? So, kung napansin nyo po, tumatagos na po siya sa pader hanggang kung saan yung gusto nyong lalim doon sa butas sa pader. Okay? So, pwede nyo po ma-control yung lalim ng butas. So, yun po ang function ng dust collector natin. So, ulit, pakita ko lang po. Pindutin po ito, yung pula na knob. Press lang po, i-press. Then, pwede po tayo mag-adjust ng kung gaano po siya ka lalim lang. Okay? So, yan po. Okay? Okay. So, isagad ko na lang po siya kasi total. Hindi ko naman siya gagamitin. Ano lang naman to, pinakita ko lang sa inyo kung paano po siya gamitin yung dust collector natin. Okay? So, tanggalin na po natin yung talim. Okay? Tanggalin na po natin yung dust collector. Okay. Then, pakita ko po sa inyo, natanggal na po natin, nahiwalay na po sa unit, diba? So, pakita ko po sa inyo kung paano po mag-tanggal ng reservoir niya, yung pinakatangki niya po sa loob. So, ito po, na-discuss na natin yung dulo. Wala na po tayo dyan. Ito lang po, yung lock na pula, kabilaan. Okay? So, press lang din po, tapos hatak. Okay? So, yan po yung pagtanggal ng reservoir niya. Of course, wala na po laman yan. Nandito na po yung dumi sa loob. So, kailangan pagtanggal nyo po. Okay? Pagtanggal nyo po ganun, kailangan nakaganon po siya. So, may butas po siya dito. Pwede po matapon kung pagtanggal nyo po nakaganyan. Okay? Pag ganyan yung tanggal, pagtanggal nyo, pwede natapon kagad yung dumi. So, of course, ganun po magtanggal para hindi po matapon yung dumi natin. Okay? Next. So, ito yung butas. Dito po yung papasok yung dust. Dito po sa loob nito yung mga alikabok na yun. So, kung gusto nyo po tanggalin yan, okay, tanggalin nyo lang po itong lock ng plastic. Ganyan lang po. Okay? So, ayan na po. Angat. Then, taktak nyo na lang po ang itong dust collector sa labas. Yun, sa labas po. Halimbawa po, yan po, may alikabok po siya konti. So, taktak ko po dito sa labas, no? Hindi ko po dito sa damisa natin. Okay? Wait lang po, ah. Okay? So, yan na po. Wala na po siyang dust. Okay? So, punasan na po natin. Tinaktak ko na, wala nang dust dyan kahit konti. So, halimbawa po, nataktak nyo na, na bawasan nyo na yung dust dito. Ang pagtanggal naman po ng filter, so tulak lang po sa baba. Okay? Okay? Tulak lang po. So, yan po, tinulak ko lang sa baba po. So, natanggal ko na yung filter. Pag once na linisin nyo po, taktak nyo lang din sa labas po, sa labas ng bahay nyo or sa basurahan nyo. Okay?
So, tak-tak lang po ganon. Okay. So, kung napansin nyo po, yan po, may buhangin pa po konti. Okay? So, yan po yung pagtanggal at paglinis nitong reservoir natin. Okay? So, balik na po natin. Pwede po magbaliktad. Okay? Walang problema po. Pwede magbaliktaran. Okay? So, ayos lang po yun. Okay? So, bawasan ko po muna yung likabok natin, ha? Ay, mahirap na. Pagbukas natin mamaya. So, of course, nalinis na natin. I-click lang natin, sarado. Click. Okay? So, nakasarado na siya. Intact na siya. Pwede na po natin ibalik sa handle. Okay? Push lang. Okay? So, yan na po. Malinis na po yan. So, tabi na po natin ito. Yung dust collector natin. Of course, bago po tayo mag-umpisa nito magbukas, pakita ko po sa inyo yung mga tools na gagamitin natin pagbukas nitong 2-23 GBH. Kompletuhin natin. GBH 2-23 RAA. Okay? So, mayroon po akong cordless screw adapter. Okay? So, ikabit ko na po para tapos na yan. Okay? Mayroon po tayong dalawang torque screw bit. So, ito yung number 20 at saka number 15. Okay? Tapos, mayroon po tayong pin na matulis, flat screw na maliit, flat screw na malaki, at saka long nose, at saka circlip plier. At ito yung talim natin na kung halimbawa gusto natin i-testing. So, may talim na tayo kagad. Okay? So, start na po tayo. Tanggalin ko po yung headphone ko kasi medyo minsan napapatayo ako. Minsan, kaupo kasi medyo meron po siya side na kailangan ko po tumayo. Okay? So, tanggal na po natin. Okay. So, ngayon po, umpisa na po natin siya. Okay? So, unang-una po natin tanggalin yung clamp handle or yung selector. Okay? Sa dalawang function. So, rotary hammer saka demolition hammer with rotary with demolition and rotary lang. Okay? So, kuha lang po tayo ng medyo malaki-laki. Tapos, push po natin yung reed. Yung reed button. Baon po natin. Pwede po ikutin pa counterclockwise or pa clockwise. Okay, so ayaw po magtuloy sa counterclockwise. So punta po tayo sa may clockwise, okay? So diin lang po tulak. Okay, so wala na po, yan na po yung pinaka stop niya. Angat lang po natin. Okay, so yan po, natanggal na po natin, naangat na po natin. Tanggal na lang sa pinaka lalagyan niya. So next po, natanggal na natin yung clamp handle or selector natin. Ang sunod po natin natanggalin, ito yung protection sleeve. Yung set na po ito na protection sleeve. Okay, so gamitan po natin ang flat screw para matanggal po natin yung rubber cap. Okay, so bago po kayo mainip dyan, clap-clap muna po. Clap-clap muna po tayo. Okay? Ayan. Natanggalin ko na po yung rubber. Sungkitin lang po natin. So, yan na po yung rubber. Natanggal na po natin. Hilira lang po natin dito sa pinakalamisan natin. So, na makita nyo po, baba ko po kunti yung camera. Okay? So, yan po. Hilira lang po natin dito para makita nyo po. Yan. So, okay? So, tabi ko po muna yung mga gamit ko para makita nyo po, no? So, of course, kasama po yung lagi. Thank you.
So, kung napansin nyo po, habang sinusungkit ko po dito ng circlip, nilalagyan ko na po dito ng flat screw para umangat po siya na umangat sa likod para matanggal po natin siya ng swabe. Okay? So, hindi po siya tumalsik. Nandito po siya. Pilira natin dyan. Next. Yung washer niya po, tanggalin natin. Okay? Hilira lang po natin dyan. Of course, natanggal na po natin dito. Meron pa pong circlip dito sa loob na medyo malaki. So, hanapan natin ng gap. Okay? Hilira po natin dito sa may gatla. Okay? Yan po. Dito ko po siya nilagay sa may gatla ko. Kung makita niyo po sana. Dibali po. Basta, kailangan po nandoon siya. Then, sungkitin po natin ang flat screw. Okay? So, alalay pa rin po ha. Takpan niyo po ng daliri niyo kasi baka po lumipad, tumalsik. So, mahirapan po tayo maghanap. Okay? So, yan na po siya. Natanggal na po natin yung clip niya. Okay? So, yan po siya. So, next doon, yung cap or sleeve. Okay, tanggalin natin yung sleeve. Next, ito yung makapal na washer. Tapos, yung ball bearing po dito. Okay, so yan po. Tinanggalan po natin yung ball bearing niya. Tapos, spring at kasama yung washer sa taas na nilalagyan ng ball bearing. Okay, so position na po natin dyan para at least di po na yun po no, halimbawa tinanggal nyo po yan, hinugasan nyo po. Kung hanggat maaari po, balik nyo po sa pagkahilira nyo pag nahugasan nyo na. Or balik nyo po sa posisyon nya, kasi baka po makalimutan nyo, napataob nyo ganyan. So nagpasil po kayo. Of course, balik nyo po sa posisyon nyo po. Okay, na natandaan nyo. So natanggal na po natin dito yung ratchet sleeve. Tapos yung clamp, so wala na po sa gabal. Anytime po, pwede na po natin tanggalin yung mga screw dito na apat. Tapos, bubuksan na po natin. Pero of course, ang next po natin na steps, yung carbon brass po dito. So, hanapin muna natin yung carbon brass bago mabuksan dito sa gear. Okay? So, number 20, screw. Okay. Kunin ko na po, baka mahulog, no? Okay. Okay. So, kung gusto nyo po, ilira nyo pa rin. Pare-parehas lang naman po yung haba ng screw natin. Okay. So, ito yung cover. Angat lang po. So, yan. Dito na po, dito ko na po ilagay, ha. Kahit na hindi nyo na po makita. Okay lang, cover lang yon. So, angat natin yung switch. Okay. So, pwedeng gumamit ng long nose or pwedeng kamayin lang po ang paghugot nitong connector. Okay. Wire connector. Okay? Okay. So, ito na po yung switch niya. Iwalay na po natin yan. Okay? Next, tanggalin po natin yung brass holder po. Brass holder. Para pati yung loob po malinis natin. Okay? So, gamit po tayo ng pin para matanggal po natin yung spring. Okay? So, ito po, ang susungkitin ko po. Pasensya na kung medyo hindi nyo na makita, ha. Susungkitin ko po yung spring. Yung carbon brass spring. Lagay ko lang po dito sa gilid. So, yan po, tinabi ko lang dito sa kabilang side. Ganon din po sa kabila. Okay. So, ngayon po, hatakin ko po konti yung carbon brass para libre po pagtanggal dito sa housing niya. Okay? So, pagtanggal po, ganun na po. Yan. Okay. So, yan na po. Tanggal na po natin carbon brass holder. So, diretso na po natin. Halimbawa po, na gusto natin magpalit ng carbon brass. So, yun na po yung pagtanggal ng brass holder. Then, palitan na po natin yung carbon brass. So, of course, diba? Kasi, yung ano natin dyan, may eksena. So, kailangan natin magpalit ng carbon brass. So, long nose lang din po. Tanggalin lang po natin yung terminal dito sa loob. Yan po, dito po, tsaka dito. Okay? So, tanggalin lang po natin yan.
Okay. So, ito na po yung karong brass natin na isa. Ito rin po yung isa. Okay? So, kung may tanong po, pwede po siyang kabilaan po pagbalik sa motor housing natin. Okay? So, halimbawa po, assuming po, nagpalit tayo yung karong brass, maiksi na po ito. Ngayon po, ibabalik po natin yung bago. So, ganun lang din po kung paano po natin tinanggal yung carbon? Ganun lang din po pagbalik, okay? Ayan. Balik, tapos insert dito yung connector. Okay, kabila, ganun din. Okay. So, ayan po. Din pa po natin para sigurado pong nakabaon po siya ng konti. So, yan. Yan na po. Assuming po ha, bago na yung carbon natin ha. So, sundutin po natin para lumabas. Ano makita nyo po? Yan. Okay. Makita nyo na po, no? Sa kabila rin po. Yan. Okay, so yan po yung carbon brush natin. Pero ibalik po natin yan. Okay. Kasi kailangan po nandoon po siya. Nakasagad po dito sa loob. Kasi para po pag pasok natin po dito sa motor housing, yan, ganyan, okay. Kung napansin nyo po, may dalawang spring, di ba? May dalawang alambre, yan, pagalaw-galaw. So dito po siya nakapasok sa kanal, may kanal po yan dyan, kabilaan po. So assuming po, nagpalit tayo ng carbon brass, tapos na po tayo maglagay ng bago. So yung spring po, lagay po natin sa gitna, okay. Tapos idiin lang po natin, okay. So i-sure lang po na yung spring nandito pa rin po sa gitna. Okay? Nandito pa rin po siya. Para po yung reverse natin na ganyan, yung parang magki-click siya, so nagpa-function po. Okay? So, yun na po. Ngayon po, tanggalin ko po muna ulit ha. Mamaya ko po i-continue yung ano natin kasi hindi pa tayo nag-maintenance. So, ilagay lang po natin muna dyan. Yun lang po yung pagpalit ng carbon brass, kung paano magpalit ng carbon brass. Okay? So ngayon po, buksan na po natin yung buong tools. Okay? Okay? So, apat na screw lang po. Then, wala na pong sagabal dito, pwede na po natin hugutin. Okay? So, ito po yung tamang dismantle ng hammer natin, ha? Okay, so ganun lang po. Pigilan nyo lang, din hatakin. Then, yan na po siya. Okay? Kitang-kita nyo naman po pag-angat ko, di ba? Kung paano siya umangat. So, yung screw po natin, pare-parehas lang din po yung haba. O, pwede na po natin ilagay lang dyan. Okay, sabay-sabay na po mamaya. So, ito po yung laman niya, ang gear housing natin. Kung nakita nyo po, yan. Okay. May mga grasa po dyan, okay lang yan. Next, iangat na po natin itong, iwalay na po natin itong mga mechanical niya sa electrical niya, okay? So, wala na po sa gabal, tanggal na po natin yung carbon, sungkitin na po. Okay. Okay. So, kung napansin nyo po, umangat na siya, pwede na po natin hugutin. Okay? So, yan po siya. Itong air deflector po, pwede na po natin tanggalin. Yan. So, of course, hindi po pwede kabilaan kasi hindi po siya papasok mamaya yung armature pag binaliktad natin, di ba? So, hindi rin po siya papasok, kundi itong may bukol po, ito yung sa ilalim. Ganyan. Okay? So, nakaharap po dito sa nameplate. Ito po yung natawag natin yung plate. Ha? Kasi ito po, mga sticker po ito. Ito, sticker din po ito. Pero yung nameplate po ito. Okay? So, tanggalin na po muna natin para sa maintenance mamaya. So, lagay ko lang dito. So, yan na po yung loob niya. Okay? Kitang-kita nyo na po. Of course, yung mechanical niya po, hugasan natin, di ba? So, tanggalin po natin itong ratchet sleeve or tool holder. Okay? So, yan po. Tanggal na po natin yung ratchet sleeve or tool holder natin. So, next.
Dak, punos mo ako ng basahan para hindi po magkalat yung rasa. Next po natin natanggalin itong kabilang mechanical sa piston, hammer piston, okay? Or yung plate po muna, baka maulog po yung plate. So ito po yung plate para sa selector sa may rotary with hammer at saka rotary lang. So hugot lang po yan, malambot lang po, okay? So lagay lang po natin dyan. So next po, ito yung mechanical nya, mga gear at saka yung hammer piston, okay? So tingnan nyo po yung posisyon ng hammer piston natin. Yan po. Kabila po na side flat, ay flat, bilog, no, round. Tapos ito po yung side na may flat, okay? So hangga't maaari po, kung ano yung setup ng factory, yan din po yung pagbalik natin para po binalik natin sa original na setup, okay? So pero pwede naman po yan magbaliktad, ang inano lang nila para may tanda lang sila na dapat yan po yung proper na pag disassemble saka symbol ng rotary hammer, okay? So may lock po siya ito. Ito po yung lock. Okay? Ito yung lock. Tapos ito yung dulo sa kabila. Tapos dito rin po sa kabila yung dulo. So simple lang po. Flat screw lang. Okay. Tapos upukin nyo lang konti ng kamay. Okay. Okay. So yun na po. Natanggal na po natin. Ito na po siya. Okay. So, kaya ako po binabalik muna para gusto ko po ipakita sa inyo yung position niya. So, yan po siya. Pagtanggal ng plate. Okay, so kung napansin niyo po, ginanong ko po pagtanggal. Nakaganyan po siya. Yan. May nakita po kayo na parang hook, di ba? Parang hook. So, yan po yung hook na yan. Yan po yung sumasabit po dito. Okay, sa side na to. Kaya doon po siya naglalak. Na pag hindi mo po sa persahan konti ng sundot, so talagang nakaklip sa doon, okay? Okay, so next po, hugutin na po natin, simple na lang po, hugutin mo na lang po ito. Yan, tanggal na po siya lahat, okay? So ito po yung gear assembly, ito po yung hammer piston natin, nandyan po may pin po sa loob, so yan po yung pin. Next po, yung pin po natin may butas po yan sa loob, okay? So nandiyan po, ito po yung shafting ng eccentric, nakapasok po dyan sa may pin sa loob, okay? So ganyan po silang dalawa. Para pag umikot po yung eccentric natin, gaganon po yung hammer piston natin, okay? So ganyan lang po pagtanggal nyan. Next, yung armature, okay? Ngayon yung armature gusto mo tanggalin, mayroon po ditong butas para sa screw, yan. Meron din po dito sa baba. So, sentro lang po natin. Yan, okay. Tapos, tanggalin natin yung screw. Okay. Kabila. Okay. So natanggal na po natin, pwede na po natin hiwala yung bearing plunge or intermediate plunge sa armature, okay? So simple lang yan po. Kung hindi po kayo nandidiri sa grasa, pwede niyo po hawakan, okay? Habang hinawakan niyo po, alog-alog lang konti. Okay, so yan na po. Naiwalay na po natin yung intermediate plunge at saka yung armature set, okay? Yung armature po natin ay nakaset po yung kabitan ng dust collector natin, okay? So ito po siya nakaset, hindi po siya mahugot hanggat hindi nyo po i-puller itong bearing natin. So pag pinuller nyo po yung bearing natin, of course matanggal na po yung fan dito. Ito yung fan po sa loob. Kung makita nyo po, okay lang po, makita nyo naman po. So yan po, yan yung fan. So ito yung fan ang humihigop sa alikabok natin doon sa may binubutasan natin. Kaya papasok siya dito, idadrop niya dito sa butas, papasok doon sa may dust collector natin, okay? So yan po yung fan niya, yung pinaka-vacuum niya.
itong fan na sa kabila, ito yung fan ng armature na para hindi po mag, habang umandar po, pinapalamig niya po yung armature natin, hindi po mag-overheat, okay? So yan po yung purpose ng mga fan na yan. So of course, nakatay na po natin siya, wala na po tayong dapat ikakatayin pa. Punta na po tayo sa maintenance, okay? So, kung ano po yung dapat natin i-maintenance, so yan nga po, sasabihin natin sa inyo, okay? So, tanggalin ko yung rubber dito, yan. So, ngayon po, chine-check natin yung bearing, di ba? Check natin yung bearing, kung medyo magaspang. So, of course, kailangan na po i-regrease or palitan, okay? Ganun din po sa kabila. So, check natin yan. Ikot-ikot, nalaman na po natin kung medyo alog-alog na at saka medyo magaspang na. So, pwede na po natin tanggalin, replace ng bago, or tanggalin natin para sa maintenance, okay? So, ito po, pwede na pong dito muna lang siya, hindi na po itanggalin kasi medyo libre naman. Dito po kasi talagang no choice ka kasi may pleat dito. Yan po yung washer na yan, so hindi na po natin masungkit yung rubber dyan. Kasi kung katulad po sa kabila, tingnan nyo po, pwede po natin sungkitin yung rubber niya. Okay? So, pag nasungkit nyo po yung rubber niya, labas na po yung mga ball bearing niya. So, pwede na po natin linisin yan at i-regrease na po natin siya. Okay? So, pwede po tayo maglagay ng grasa, ganyan po. Okay? Ayan. Halimbawa po, nalagyan natin ng grasa. Ayan. Okay? Lagay na po natin ang shield niya, yung shield. Madali lang po ibalik. Okay? Madali lang po tanggalin, madali lang ibalik. So, yan na po, nabalik na natin. Diba? So, swabi-swabi na yung bearing natin kasi may grasa na siya. Next, pag linis po ng commutator, kung napansin niyo po, itong commutator, medyo maitim. So, butbasahan lang po, punas lang basahan. Okay? Hindi niyo po kailangan hugasan, hindi niyo po kailangan lihain, or talagang kiskisin. Okay, so hindi po pwede, bawal po i-kiskisin ng liha, lalo lang po mag short. Okay, okay, so kung napansin niyo po, yan po yung dumi, ito po yung commutator na natin. So, kumintab na, kumabas na yung tanso, medyo malinis na. Okay, so next po, bubluan po natin ng compressor. Mas maganda po compressor. Bluan natin yung compressor. Bluan natin ang compressor dito para matanggal po yung mga alikabok. Okay? So natanggal na natin yung alikabok. Malinis na. Balik na natin yung pinaka-rubber niya. Kasi po kung napansin nyo po itong rubber natin, bakit ko po dito nilalagay sa bearing? May lock po siya. So may lock. Naka-lock po siya sa may bearing. Naka-clip. Okay? So, naka-clip po siya. So kailangan po dito po talaga siya nakalagay. Hindi po doon sa may motor housing sa ilalim, okay? Si once po doon natin nilagay yung rubber, pagbalik natin ng armature, may ipit lang po yung rubber na to, okay? So, dyan po yan talaga. Okay, nalinis na po natin to. Assuming na bugahan na natin yan. So, ito po, nahugasan na po natin to. Assuming nahugasan na natin, nalinis na natin. So, wala na po tayong problema, okay? Ganon din po itong gear seat, nalagyan na po natin, nalinis na po natin yan. So, of course, pag nalinis na po natin, ang gagawin natin dyan, lagyan ng panibagong grasa for maintenance. So, dito na po ako kukuha kasi bago pa naman po ito. So, lagyan po natin yung mga gear, okay. Lagyan po yung mga bearing dyan, mga eccentric dyan. Gear dito, lagyan, okay. So, yan. Na-maintenance na po natin, assuming po na nagrasaan na po natin lahat. Pati yung piston po, nalinis na po natin. So, nalagyan na po natin ng mga grasa yan. Ganyan, 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 ganyan. Okay? So, next po, sa loob po, lagyan natin ng grasa. Dito na po tayo kukuha kasi bago po ito yung grasa natin. So, hindi po na po kailangan ipalitan pa. Okay? So, lagyan po natin ng grasa. Okay? Ayan. Okay. Next. So, assuming po tapos na yan, may grasa na yan. Yung itong side, ito po, nalinis na rin natin itong plate, yung lock. Ito po yung plate, nalinis na rin natin, okay? Ito po, nahugasan na rin natin ito, nalinis na rin natin. Hugasan natin ng gas dyan o gasolina dyan, pero mas ganda po, gas or crudo lang, huwag gasolina kasi medyo flammable po yun. So, delikado po tayo. Okay?
So, yan po. Assuming po na linis na po natin yan. Pag ito po na linis na natin, hindi na po natin kailangan ilagyan ng grasa dyan. Ito lang po yung mga parts na moving parts lang. Lagyan natin ng grasa. Okay, so, kung napansin nyo po, butas yung piston natin, di ba? Butas. So, ito po yung striker natin na iwan sa ratchet sleeve or tool holder. Okay? Yan po siya. Yan. So, kung napansin nyo po, may naiwan sa loob. Ito po yung striker niya. Okay? Yung striker niya, of course, tanggalin natin yung o-ring. Sungkitin lang natin ng flat screw yan na maliit kanina. Itong maliit na flat screw, sungkitin natin yan para matanggal, linisin. Lagyan ng grasa sa loob, balik yung o-ring. Then, balik dito sa hammer piston. So, nalagyan na natin ng grasa, di ba? Okay. Ito na po, lagyan na natin para makita nyo po na nilagyan natin. So, yan po, lagyan natin ng grasa. Balik yung o-ring, lagyan ng grasa ulit. Okay. Lagay sa hammer piston. Okay. So, hammer piston po, yan po siya. Kailangan po lumalaban. Pag tinulak mo po, tinutulak ka rin niya. Kasi pag hindi po, ibig sabihin nun, loss compression na siya. So, kailangan na po ipalitan yung o-ring or itong hammer piston natin. Kasi yung striker po, solid po yung nabakal. So, bihirang-bihira po yun masisira. Kung nasisira po dito, yung hammer piston at saka yung o-ring po, yun po yung nagagasgas. So, doon po na wawala yung loss ko ay hammer niya. Kasi pag napansin nyo po, humihina hanggat nawala na yung hammer nyo. So, yan po yung cause ng na wala yung hammer, yung o-ring na nasira, nagasgas, na yun nga po, singaw na po yung hangin sa loob, hindi na po siya lumalaban. Okay? So yan po, hindi na po matulak yan pababa kasi may hangin po sa loob, may hangin po yan sa loob. Okay? Ito. So hindi mo po yan matulak. Yan po yung nagpa-function yung hammer mo. So pero kung wala na po yung hangin na yan, of course yung hammer nyo, pwedeng mahina, pwedeng mawala. Okay? So next, maintenance, linis muna tayo, di ba? So pwede itong hugasan, patuyuin, ganun din po itong brass holder, pero of course tanggalin muna yung carbon, hugasan, linisin, tapos ganun din po yung cover mo, hugasan, linisin, ang switch, ganun din po, linisin po natin yan, bugahan, okay? Bugahan ng air compressor, so wala na po tayong dapat linisin, kundi ito na lang po yung mga parts na to na nakahilira. Okay? So, gasan po natin yan para malinis. Pag malinis na po, go na po tayo sa pag-assemble. Okay? So, of course, assuming malinis na lahat, nalagyan na natin ng grasa. So, ano pa ang gagawin, kundi assemble natin. Okay? So, assemble. Okay. Lagay ko muna dyan. Lagay ko dito. Balik ko yung ang tawag to, armature natin. Okay. So, isintro lang po natin yung plate. Ito po, kasi may butas po yung plate para dito po sa may tawag ito. Intermediate ring natin. Okay. So, yan po. Isintro po natin yung plate doon sa loob. Okay. Then, balik po natin yung screw. Okay. So, ikot po natin ha. Kasi medyo hindi ko siya makita. Okay. Natin yung armature. Okay. So, of course, punas-punasan muna natin yung gilid, punti, para walang kakalat na grasa mamaya pag binalik natin sa loob. Okay. So, yan. Next po,
Of course, ibalik po natin yung tinanggal natin dito. Ang hammer piston with pin at saka yung gear assembly. Okay? So, balik po natin. Shoot po natin dun sa may pin. Then, shoot din po natin yung ball bearing dito. Okay? So, kung napansin nyo po, yan po, buo na siya. Yan po yung sinabi ko po na i-shot natin yung ball bearing. Wait lang po, tanggalin ko po natin. Yan. Yan po, naka-shot na po yan. Deal po natin. Okay? Next, yung lock po. Okay? Yung lock. So, lagay natin yung lock. Okay? Ang pagbalik po ng lock, ganyan siya, di ba? Naka-ganyan siya. Okay, ganyan siya. Nakapatong lang po muna, ganyan. Yan. Ito lang po, pakagatan nyo lang po ito ng lungnos, yung gilid nya papunta po dito sa may posisyon nya, okay? Para po ma-lock natin. So, ganun lang po, simple lang. Okay? Okay, so yan lang po yung ginamit natin, yung likod lang ng flat screw natin, pwede na yan, at saka yung long nose, okay? So yan na po siya, nabalik na po natin siya, okay? So yung position niya po, nandito pa rin po yung flat, okay? Dito po sa side na to. Pag yung hammer nakaganyan, dito po sa kaliwa natin, okay? So kuha lang po ako ng basahan na medyo marumi na ha, kasi punasan ko po yung lamisa natin na madulas. Para po, hindi po sayang yung basahan ko na bago, okay? Pero, of course, tanggalin ko yung mga grasa, balik natin dito. Yan. Okay, so, yan po, medyo malinis na yung lamisa natin ulit. Okay. So, next po, na ibalik natin, itong tool holder or ratchet sleeve. Pero of course, nalagyan na po natin ng grasa. Yung mga grasa po dito sa labas, assuming lagay po natin sa loob dito. Okay? Yan. Pero lalabas pa rin po 'yan. Pero at least may grasa na po siya sa loob bago po umandar, naka-circulate na po yung grasa sa loob. Okay? So 'yan na po, buong-buo na po siya. Next, itong plate para doon sa may rotary hammer at saka sa rotary bit hammer, hammer lang. Awan tang to, rotary lang. Okay? So, baka po na board na kayo dyan. Cheers ulit sa inyo. Okay? Then, salamat sa inyo. Salamat sa mga viewers na nanonood sa atin. Shout out sa inyong lahat dyan. Okay? So, kung napansin nyo po, talagang panaypunas ko dahil madulas po yung grasa. Okay? So, yun nga po, total na linis na po natin lahat. Balik na po natin air deflector. Okay? Balik na po natin itong set na to, dito. Okay? Sa pinaka motor housing niya. Okay, so yan na po, naka-insert na po 'yan. So, pwede niyo po sungkitin para malaman niyo po kung talagang umiikot, okay? So, yan po. Yan, okay? So next po, balik natin yung pinaka gear housing natin, okay? Pinaka cover natin. Okay. So yan po yan. Balik natin yung screw na apat. Okay. Okay. So, sa mga viewers po dyan, kung may mga tanong, may mga comments, so comments lang po para po sagutin natin yan. Okay? So, ipitan na po natin yung screw, no? Number 20. Tama po. Okay? So, lakas-lakasan ko po konti. Okay.
Okay. Okay, so halos malapit na po tayo matapos, no? Malapit na po natin mabuo. So, nabuo na po natin yung gear side. So, konting-konti na lang. Ito na lang po yung ratchet sleeve para, yung part set or yung, tawag nito, sleeve, star sleeve, okay? Assembly na sleeve. Okay, next, ang carbon brass holder. Okay, so yun niya po, nagpalit na po tayo kanina ng carbon brass, bago na po ito. So, salpak na po natin yan. Okay. So, yan po. Shot. So, balik po natin yung spring. Dito po na side, alalayan po natin, ha, baka tumalsik po yung spring. Mahirapan po tayo maghanap, so kailangan po natin hawakan. Okay. For sure po na hindi tatalsik. Okay. So, yan po. Pasok na po natin yung spring. Kabila, ganun din po. Okay. So, alalayan na po ng daliri, ha, para hindi po tumalsik yung spring. Okay. So, ayan po. Mabalik na po natin. Yes. Okay. So, success na po. Next na po natin, ibalik yung pinaka-switch natin. Para matakpan na po natin ito. Para masarado na po natin yan. So, ayan po, yung position ng switch. Angat po muna para po sa may isang, angat po muna para dito sa isang connector, no? Medyo maiksi po kasi yung wire. Kaya medyo mahirap sa ikabit konti. Konti lang naman po. Okay. So, yan po siya. Okay. Okay. So, yung kabila po, simple lang po kasi libre naman siya. Balik lang po natin dyan sa posisyon niya. Kubiran na po natin. Okay. Okay. So, yan na po. Balik po natin yung screw. Okay. So, again, maraming salamat sa inyo. So, walang sawa nyo na suporta sa amin. Sa Bosch Power Tools Philippines. At saka sa group natin, no? Bosch User Group Philippines. So, thank you sa pag-join nyo at nasa 19K na tayo. Malapit na tayo mag-20. So marami-rami na po. Marami-rami na po ng member dyan. Okay? So pwede po natin i-testing po kung talagang sure natin na umaandar na bago natin ibalik yung pinaka-ratchet sleeve niya. Okay? Oh, ratchet set niya. Okay? Oh, mali, ano? Mali. Protection sleeve niya, okay? Protection sleeve set. Okay. So, testing na po natin. Okay, so ayan na po. Umaandar na po siya. May reverse po, may forward. Okay, may forward po. So, reverse. Okay, so, success po. May electronic din po siya. Okay. So, successful po yung gawa natin. Of course, sasarado na po natin yung pinaka-taas at saka yung clamp. Okay? So, balik lang po natin yung clamp. Okay. Shoot lang po natin sa butas niya. Ganun pa rin po kung saan po yung position ng thread kanina. Dito pa rin po natin tayo na side. Diin lang po natin sa malalim. Tapos, tulak. Tapos, saka po natin ikot. Okay? So, yan na po. For sure po, para malaman po natin kung nagpa-function yung rotary niya, saksak po natin ulit. Ito na po. Okay? Kung nagpa-function yung rotary at saka rotary with hammer at saka hammer, rotary lang, okay? So yan po, rotary with hammer. Silik natin sa rotary lang. Okay? So, success! Excuse. Okay? Next! Excuse me. Okay, next! Ito na po yung spring at
saka yung ball bearing. Yan. Malapit na malapit na po, no? Yung plate na makapal, okay? Yung sleeve, okay? At saka yung circuit na malaki. Sus lang, ha? Nagbuha ko, ha? Okay, so dahan-dahan po. Ingat din po, baka tumalsik. Okay? Okay. So, yan po. Nabalik na po natin. So, hindi na po natin matanggal. Nag-click na po yung circuit natin. Next. So, po yung para... Ito naman po, yung purpose naman nito kasi. Ito po yung pinapasukan po ng rubber para dito po kumapit yung rubber sa plate na to. Okay? So, yan. Next. Tayo po tayo ulit. Okay? Position po natin yung circlip natin. Ganyan. Okay? Tapos, patin po natin ang flat screw na maliit. Okay. So, yan po. Nabalik na po natin. Balik na po natin yung pinaka-rubber. Okay. Successful ang gawa natin. So, wala tayong mali, wala tayong naiwan, wala rin tayong hindi rin tayo tumagal. Okay, so mga ilang minuto po tayo. Wow, so kulang-kulang po 1 hour, no? Naabot tayo ng kulang-kulang 1 hour. Okay, so 10 minutes na lang bago mag 1 hour. Okay, so of course testing natin ulit. Tapos, lagyan na po natin ng talim. Okay? Okay, so successful po. Okay? So, hindi po mahugot. Nag-lock po yung talim. Okay? Natatanggal po siya. Okay? Okay. So, operational na po. Okay? Rotary hammer natin. Okay? So, yan na po siya. Operational na po. So, salpak po natin itong dust collector natin. Okay. So, perfect. Okay, so thank you so much. Thank you sa inyo ulit. So, again, maraming salamat sa support nyo sa amin, sa walang sawa na pagpapanood ng 3PM habit namin. At saka, kung may mga tanong po, comment lang po or tanong lang po sa Boss Social Group Philippines natin. Andyan pa rin po kami sumasagot sa inyo or direct nyo po kami PM. Okay? Messenger na lang po. Chat sa Messenger para mas mabilis po yung communication natin. Mabilis po tayo mag-usap doon. Okay? So, pwede pa po kaming tumawag din sa inyo through Messenger. Okay? So, yun po. Magandang hapon ulit at ingat pa rin po tayo lahat. Okay? Maraming salamat and bye-bye. Okay? So, yun lang po. Thank you.